Palang araw, meron tayong client na multi-cab na Suzuki. So, ang issue ngayon ito guys, pag-uusapan natin, konting basic pointers pa rin. Ang problema is bagong overhaul, dalawang beses na nag-overhaul pero walang power. So, ngayon, dinala sa shop natin, chine ko ang issue. So, check natin kung ano yung basic pointers kung bakit nag-low power yung engine. So, na-overhaul na to, nabuksan na yung makina, dalawang ulit na. So, pangatlong ulit, hindi mo natin mabuksan ang makina pero chine ko na yung issue. So, yun ang ano ko, yun ang i-ano natin yung pag-usapan. So, tara, let's go. Let's start. Let's do it. Okay, so ngayon guys, makikita nyo, tinanggal ko na yung kanyang alternator. Okay, so una ko siyang nakita, hindi ko na videoan guys yung pag ano. Ang problema nito, ganito, sa tuwing mag-i-start siya ng engine, ang mangyari, yung voltahe na lumalabas sa kanyang battery side, doon. Ang lumalabas na voltahe doon is 12.3, 12.2. So bakit 12.3, 12.2? Ibig sabihin, ang charging system niya dapat malakas. Okay, so sa tuwing naka-idle siya, nasa 12.3 lang. And then kung mag-accelerate ka, saka siya mapapalo ng 12.4. So ang problema nito is charging system. So kaya una kong naging na-diagnose ko unang-una is yung kanyang charging system alternator. So tinanggal na namin. So, ngayon, i-check up natin yan kung ano yung problema, kung bakit nagkakaroon ng delay yung kanyang charging system. So, unang-una, ibig sabihin, may problema yung kanyang alternator kasi dito kumukuha ng kuryente mula sa AC, i-convert niya into DC. Okay, so, may problema yung kanyang alternator. Bakit? Kasi nga, 12.3 lang. Dapat nga, naka-idle na yung makina mo, dapat nasa mga 12.8 to 13 volts yan, kung maaari nga. Sa mga 13 plates, nasa mga 14 volts yan, pinaka-maximum na yun, okay? So, ibig sabihin dito, kay FI man to, ECM controlled by ECM, so mahina yung kanyang tinawag na current. So, kaya ang nangyari, naglalaban-laban yung kuryente, mahinang i-supply doon sa kanyang system, kaya nagkakaroon siya na minsan ng low power, okay? So, marami nagtatanong sa akin sa channel natin kung ano ba yung nagiging main cause. So, yun po yung nagiging main cause, guys, yung kanyang kuryente. So, pangalawa, mahina yung ground. Mahina yung ground nito. Bakit? Kasi nga tawag niyan pag nag-i-start ka, halos hindi rin siya hindi niya kayang ibigay yung kanyang supply para umandar yung starter, medyo hard starts na konti. Okay, so ibig sabihin mahina din yung kanyang ground. So ano gagawin? So maglalagay tayo ng ground. Unang-una din kung bakit din mahina ang low power to kasi nga yung kanyang ground sa kanyang mechanism sa ECU dito sa body ground ng kanyang engine. Mahina rin yung hawak ng kuryente. Ibig sabihin sa ground, lost contact. So, ang gagawin natin dyan, basic pointers pa rin, maglalagay ka ng panibagong connection ng wire. So, yun ang magiging issue niya ngayon, guys. Yun ang magiging remedy. Okay? So, may isa pa tayong issue kung bakit nagkakaproblema. Yun yung unang issue. Ito naman ang pangalawa. Yung kanyang floater. Yung kanyang pump. Binalot ko na, guys, kasi tinanggalan namin yung pump niya. Wala na rito. So, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung basic pointers kung bakit. So, ayan siya. Wala na yung pump. Pinalitan na natin. Ayan. So, ba't siya namamatay? Ba't nagbuburo-buro? Kasi walang supply na maganda yung kanyang pressure ng kanyang common rail. Which is controlled by, ito. Ng bomba. Ito yung floater niya, guys. Ayan, yung tanki niya. Tinanggal na namin. Kasi para maisa lang talaga. Kasi low pressure siya. Kaya nga mahina yung hatak eh. Sa tuwing idle niya, mahina ang hatak, wala tagang pwersa. Pangalawa na yon. So yung pangatlo, ito na naman ang problema. Ito. Yung kanyang catalytic converter, tinanggal na namin. Na-find out ko, ito. Barado. Ayan o. Barado yung kanyang catalytic converter. So dapat nito, malinis to. Dapat ito, hindi siya barado. Kasi kung barado siya, ang mangyayari niyan, hindi siya makakatakbo ng maayos. Kasi yung pwersa niya, instead na lalabas papunta doon, mula sa makina, dito, makina,
Ngayon, pag pagsipa ng exhaust, nangyayari yan guys. Wapasok siya dito. Sasaluyin siya ng honeycomb. Pag saro niya naman dito, ang mangyayari, delbarado nga ito. So, ano gagawin? Babalik yung persa, pabalik sa makina. So, hindi siya makapatuloy, pabalik dun. So, ibig sabihin, barado to. So, ano ginagawa? Pinuputol ito, pinapalitan ng brand new. Ngayon, kung wala kang pamalit, anong gagawin mo? So, pwede mo siyang butasin. Bubutasan mo na lang yung loob nito para dire-diretso na yung exhaust. Yung power ng exhaust, dire-diretso sa labas. So, galing sa makina, tatakbo din sa collector inverter, wala nang harang, automatic, boom, labas na siya doon. So, yun ang mga ano remedy. Pero, ano yung disadvantage? So far, kung mag-i-standard ka talaga sa carbon monoxide, yung control ng ano international rules and regulation. So, nilalagay talaga yung catalytic converter para ma-screen yung carbon dioxide at yung nitrogen oxide ang lumalabas dito. Ibig sabihin, sasalain niya, ibubukod-bukod niya para hindi gaanong yung emission, hindi ganun-ganun siya kalala, hindi siya ganun kadumi. Okay? Oo, yun ang purpose ni catalytic converter, which is kailangan talaga yan, catalytic converter, para yung usok, masala niya. Okay, ang problema lang, kasi sa tagal ng panahon, umabara talaga. Kaya nangyayari, low power yung makina mo. Kasi may harang dito. Okay? So, yun ang mga basic pointers guys kung bakit sa konting video ko na to, aking pinahayag kung ano yung magandang basic pointers nga remedy na ano yung mga issue, may mismo common issue, especially sa mga scrum. DA63, DA64, yan o. Pero ito siya, although FI siya, pero hindi siya overhead dual camshaft na ano, na self valve train mechanism. Kita nyo naman, bagong overhaul yan. Bagong overhaul pero low power, dalawang beses na siya nabuksan. Oh. Pero kung bagong overhaul to para sa akin, ang dumi kasi, oh, para hindi siya nilinisan. Oh. Kita mo yan, oh. Madumi. So, dapat na kung bagong overhaul, dapat na malinis. No? Pero madumi, ibig sabihin, yung tumira, parang dinukot-dukot na lang ito. So, yun, oh. Ang, ano. So, ano to siya, timing, magugulat kayo, naka-timing, ano yan, timing belt yan, hindi siya timing chain. Ano po to siya, F6A na FI. Okay? So, hindi siya carburetor type. Ayan, oh. FI yan, guys. Kita nyo. Total body. Tapos ito. Ang issue naman ito, nagpalit na rin sila ng, ano, lahat, pinalitan na lahat, TPS, kung ano yung mga sensor, ano, dapat palitan para umandar lang. Pero, ganun pa rin ang issue. So, ngayon, na-find out natin na may problema yung charging system niya. Yung kanyang catalytic converter, madumi. May bara. So, bababakasin natin yan. Tapos yung kanyang bomba, mahina yung pressure ng kanyang fuel pump. So, yun ang mga basic pointers, guys. Pag mag-diagnose kayo ng makina, lalo na pag nag-overhaul na dalawang beses, patay na, talo ka na. Kasi yung problema pala, electrical system or sa may kanyang exhaust system. So, kawawa yung may-ari. Okay? So, at least alam nyo yung mga idea, basic pointers kung paano siya titirahin. Okay? Para hindi na kayo magpabalik-balik pa sa mekanik. Sige, yun lang. So, maraming salamat sa inyo. Shoutout sa ating lahat, sa mga mekaniko, sa lahat ng mga kapwa ko mekaniko, sa lahat ng mga banggitang mekaniko, at sa lahat ng mga unit owner, at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating FB page. Nasa almost 5,300 o 400 ng ating subscriber guys, ang ating mga follower and likers. At sa ating YouTube channel, 4,500 na almost yata ang ating follower doon guys, ang subscriber. So maraming salamat sa inyo, kayo ang aming pundasyon. Maraming salamat sa patuloy na suporta at walang sawang suporta sa ating YouTube channel. So please subscribe to my YouTube channel, share and then comment and subscribe. And then, right, bye-bye and God bless. Right, see you.